Yo, what's up po mga kater? So today it's a brand new day. Panibagong vlog na naman ito mga kater, no? So today ang ating content mga kater is yung pagre-review itong dalawang motor na to mga kater, no? So itong motor na to is Inmax 155 version 2020 po ito mga kater. Ito naman po is yung PCX Honda PCX 150 2020 po mga ter, no? So, unahin natin i-review mga ter itong Inmax mga ter, no? Kung ano, kung saan dito or ano dito dapat swak gamitin po para sa bawat riders mga ter, no? So, wala tayong itatago kung anong na-experience natin dito mga ter, no? Kung ano yung advantage at disadvantage po kung gamitin natin ito mga ter, no? Oh, at saka yung regarding doon sa fuel consumption, no? Alin dito yung mas tipid gamitin po mga ter, no? At saka yung speed or yung performance po mga ter, no? So mamaya iti-test drive natin mamaya mga ter. So ngayon ipapakita muna natin dito yung mga features niya mga ter, no? Bawat isa dito mga ter, no? So ngayon una sa lahat po mga ter, no? Bago tayo magsimula i-review bawat features mga ter, no? Shout out muna doon kay Happy Trip Shot po mga ter, no? The man behind of Happy Trip Shot, Ronnie Tapit po mga ter. Shout out to you master. More pitik sa Roro po mga ter. So before that mga ter, no? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga ter, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and click the bell button for more updates po mga ter. So review na natin to mga ter yung Inmax. So let's go po mga ter. Unahin natin yung Inmax ko mga ter, no? So para sa kaalaman ng lahat mga ter, no? Hindi po ako bias sa pagre-review nitong dalawang motorcycle mga ter, no? Yung sa SRP price mas lamang dito sa Inmax 2020 po mga ter. So simulan na natin i-review yung Inmax po mga ter. So let's go. So ayun po mga kater, no? Unahin natin dito yung Inmax 155 2020 po mga ter, no? Kung ano yung features niya, yung kung mayroon bang issue dito sa Inmax 2020 at saka yung performance niya pagdating na sa arangkada po mga kater. So, i-start muna natin kung paano siya i-start po mga kater, no? Tignan niyo po ito mga kater. By the way po mga kater, no? Itong Inmax na ito po mga kater is Inmax, naka-EVS po itong mga kater at saka keyless na po rin, na rin po ito mga kater, no? So, tignan mo ito mga kater kung paano ko siya i-start po mga kater, no? So, ito yung remote ko po mga ter, no? So, pakita ko sa inyo kung paano siya i-start po mga ter. So, sa ngayon po mga ter, naka-off itong motor ko po mga kater. So, yung paglalock niya po mga ter is naka-auto-lock po ito mga ter. So, kung pwede rin natin ito siya i-lock po talaga mga ter, no? Kahit malapit yung remote, hindi po talaga siya mag-start. Pero sa ngayon, naka-auto-lock, which is kung malapit yung remote, maano ito, ganang ma-start po ito mga kater, no? Tignan nyo, maano ko ito, ma-push ko ito mga kater. So, tignan nyo, nag-on po. So, isang push lang po mga kater, no? Pag lumabas yung key or naka-activate na yung paglalock niya mga kater, pag na-activate na ito, pwede mo na ito ma-on po mga kater. So, yun. Tignan po yung sa ano mga kater. Itong panel na po mga kater. So, since naka-on na po ito mga kater, pwede na ito ma-start. So, tignan nyo kung paano siya i-start. Itong electric starter natin mga kater. So, i-press mo lang yung kahit saan itong brake mga kater, no? I-press mo lang itong brake mga kater, tas pindot ka lang dito yung button para sa engine starter mga ter, no? So, yun. So, narinig nyo naman po mga ter, no? Nag-on na po yung motorcycle natin. At saka, yung features nitong Inmax mga ter is meron siyang tinatawag sa iba na idling system. Ito naman is yung triple S po mga ter, or SSS. Yung meaning po sa SSS po mga ter is yung stop and straight system po mga ter, no? At saka itong dashboard po mga ter, no?
naka yung panel niya po is naka digital na po mga ter. Compared doon sa version 2019 po mga ter is maliit lang po yung dashboard nung una po mga ter, yung old version. Compare dito sa bagong version po mga ter is yung malaki na po at saka maraming features na po mga ter. At saka yung advantage po nito mga ter is ano, yung menu button po niya mga ter is nandito lang sa left hand mo mga ter. Pwede mo ito mapindot-pindot. Tignan niya po, pag pinindot ko, bigla po siyang mag-change yung ano niya, yung features niya or menu niya po mga ter. Pag gusto ko mag oil change dito, tapos yung belt niyo mo, saka yung auto mo mga kater. So i-turn up muna natin itong motorcycle po mga kater, no. So pakita ko sa inyo mga kater itong compartment, itong Inmax mga kater. Mas maganda dito sa Inmax mga kater is ano, dalawang compartment. Oh, pwede mo to malagyan ng cellphone mga kater. At saka itong sa left side ko po mga kater, isang may compartment rin po ito mga kater, no. So medyo madilim mga kater, no. Hindi makita yung port charger mga kater mo. Meron dito yung port charger po sa para sa cellphone po mga kater. So solid po dito sa Inmax, no. Dalawang compartment dito sa Inmax compared doon sa PCX is isa lang po yung compartment. Pero tas ano pa, nakita ko sa inyo po mga kater, no, yung sa U-Box po mga kater. Pakihawak nga hand. So tingnan natin po mga kater. Tingnan natin yung U-Box po mga kater. Kasya ba itong helmet na to or itong helmet na ito mga kater na naka half face lang. Pero itong helmet na ito mga kater, itong helmet is naka full face. So kakasya ba, ang tanong, kakasya ba itong full face or at ito yung kwan ng half face. So unahin natin itong full face kung kakasya ba dito sa U-Box ng Inmax Uni 20 po mga kater. So i-open na natin kung kakasya ba. Tingnan nga natin. See? Kasyang-kasya po itong full face helmet po ko mga kater. At saka itong helmet ko is naka size XL po ito mga kater, no. Kahit XL kasya pa rin. So how much more itong half face helmet natin mga kater, no. Sobrang kasya na po talaga dyan. Kasya nga yung itong full face helmet ko. Ano pa kaya itong half face helmet? So, kunin mo natin itong helmet ko mga kater, no. Tignan niyo po itong mga U-Box ko mga kater, itong Inmax, no. Kung ano siya kalaki mga kater, no. Tignan niyo to. So, ano pa? And by the way po mga kater, no, mamaya i-test drive natin yung Inmax, no, kung mas tipid ba ito gamitin pagdating sa fuel consumption po mga kater, no. Kung alin dito sa PCX at saka Inmax ang mas tipid gamitin pag i-test lang natin katulad ng city drive po mga kater, no. So mamaya i-test drive natin ng mga kater. At ano pa ito mga kater? Yung ABS, yung advantage dito sa Inmax 2020 mga kater is dalawang ABS. Yung front ABS at saka sa rear ABS po, naka ABS na po ito mga kater, no. Hindi katulad sa PCX is naka ano yung isa lang yung ABS doon sa PCX by the way mga kater. So mamaya next natin yung PCX, no, i-review natin. So ano pa yung features dito mga kater, no. At saka yung regarding doon sa ano mga kater, no, sa yung bore stroke, yo, mas malaki pa yung bore stroke dito sa Inmax compared doon sa PCX, no. Saka yung gulong po niya mga ter, malaki at saka swak gamitin
Welcome sa kanang mga ulan or skitty road po mga ter, no? Hindi ka talaga mabalaka. So P6 naman tayo po mga ter. By the way, itong Inmax 2020 po mga ter, no? Yung Odo ko ngayon na consume ko na ngayon na Odo mga ter is 5,836 po mga ter, no? I-share ko lang sa inyo po mga ter itong Inmax mga ter, para sabi nga nila is mostly yung mga ngayon mga automatic is may mga common issue po talaga yung regarding doon sa dragging. Nag-start ito nag-dragging mga ter noong 2,000 odometer po mga ter, no? Hindi ko pa alam dito ang P6, pero sabi doon sa mekaniko ko mga ter na meron talaga P6 na da-drag. Pero baka ito, maliit pa yung odometer niya, so hindi pa ma-encounter sa P6 kasi yun nga, maliit pa yung odometer niya mga ter. Compare doon dito sa Inmax, taas na yung odometer niya mga ter. At saka, yung sa dragging po mga ter, no? Minimal lang yung dragging sa Inmax compare doon sa Honda Click ko nung previous unit ko mga ter, no? Sinauli ko nga yung Honda Click ko mga ter kasi nag-struggle ako doon sa issue sa dragging saka yung brake system saka yung gulong po niya mga ter. Sobrang skatey po talaga mga ter. So yun nga, nag-change ako ng unit itong Inmax 2020 pero may dragging pa rin pero at least minimal compare doon sa Honda Click 125 mga ter. So yan ang siguro, meron pa talaga issue dito sa Inmax 2020. Wala tayong itago na issue po mga ter, no? Based sa Odo natin, medyo taas na yung Odo natin. Ito yung ano dito, telescopic niya mga ter, no? Yung telescopic niya. Lahat naman po talaga dito sa Inmax version 2020 is lagotok po talaga yung ano niya, itong suspension niya mga ter, no? Dito. Hindi ko alam pero sabi nila may mga remedies naman dyan mga ter, no? Para, pero sa na-research ko para sa Manila pa ang may ganun na mga mechanic mga ter na gumawa kung paano tanggalin yung lagotok. Parang basta yung maglagutok po talaga mga ter pag mayroon mga humps, no, mga bangin pag medyo na ano mo maglagutok po talaga mga ter. So yun lang siguro mga ter regarding doon sa Inmax 2020 natin mga ter, no. So ininext na natin yung P6 2020 mga ter. So let's go. All right mga ter, so itong P6 na naman natin i-review mga ter, no. Itong P6 na ito mga ter is ano po ito, P6 150 at saka naka EBS rin po ito mga kater. Pero yung EBS niya is nasa front lang po mga ter. Hindi katulad nitong Inmax is dalawa, rear and front po yung EBS nito mga kater. Tas yung ano niya mga ter, no, yung gulong niya po mga ter mas maliit compare doon dito sa Inmax. At saka mayroon din compartment itong P6 150 mga ter, no. At nandito rin yung saan ba yung charging kun. Oh. So ito pala yung charging port ng P6 mga ter, no. Pareho din lang sila sa Inmax 2020, no? Parang pareho lang naman sila ng concept, no, kung paano sila i-start. So i-check natin mga ter, no, kung paano siya i-start. Itong dalawang unit ng mga ter ay crankless na po ito mga ter, no. Electric start na po ito mga ter. Lahat naman yata siguro ng mga bago ngayon na mga scooter mga ter, no. Electric start na po ngayon. So i-start natin mga ter, no. So i-check natin kung mag-start ba pag isa lang pinipress natin na brake. Oh. Mag-start pala tulad din sa Inmax 2020 po mga ter, no.
So, ganda rin gamitin itong P6 mga ter, no? Na-test drive ko rin ito mga ter. Pero sa ngayon, i-test natin mga ter, no? Para makita niyo po mga ter, sa lahat ng mga viewers natin, alin ba dito ang swap gamitin po mga ter, no? So, tingnan niyo po itong dashboard sa P6 mga ter, no? Nandito po yung mga button niya po mga ter, no? Itong silik na ito, ito yung kung gusto mo makita yung trip mo at saka yung sa odometer mo. Tapos ito yung pagre-reset mga ter, pag mag-set ka ng oil change mo mga ter, no? Or ni-reset mo yung trip mo per day po mga ter. Pwede dito yung mag-reset mga ter. So, yan lang po siguro mga so far ngayon po mga ter, no? Wala naman ako narinig na issue itong Honda P6 150, you know. Compared dito, is ito talaga yung unusual ginagamit ko mga ter. Kasi itong unit na ito mga ter is yung ang mayari nito is brother-in-law po mga ter, no? Na si Wang. So, ano pa kaya mga ter? So, mamaya na lang po mga ter, i-test drive natin kung alin ba dito ang mas tipid gamitin, no? Kung anong, saan ba dito ang mas tipid gamitin po mga ter, no? Pagdating na sa arangkada at saka yung sa fuel consumption po mga ter. So, mamaya, i-test natin mga ter. So, stay tuned po mga ter, no? I-test drive natin mamaya, pakita ko sa inyo. So, let's go! So, ayun po mga ter, i-test drive na natin yung inmax natin po mga ter, no? Kung ano yung performance niya pagdating sa arangkada at saka yung brake system niya po mga ter at saka yung fuel consumption niya po mga ter, kung alin sa dalawa nito ang mas tipid gamitin pag city drive na po mga ter. So lalakad na po ako mga ter, no? Stay tuned po mga ter. Sulit muna natin yung jersey natin mga ter, no? Limited edition lang po ito mga ter. Shout out pala doon sa Louis Jeans, no? Na gumawa nito mga ter, no? So kung sino yun magpaano pala magpagawa ng mga jersey tsaka mga uniform, huwag kayong magdalawang isip na magpagawa ng mga clothes nyo or mga katulad nito mga ter, no? So ipakita ko sa inyo mga ter, no? Itong balaklava ko po mga ter, no? Limited edition po rin po ito mga ter. Sobrang solid po mga ter, no? So isuot ko na ito kung paano isuot mga ter. So ito lang, ganito lang. So ganito ko magsuot ng balaklava mga ter. So mic check po mga ter, no? So dalawang mic na pinggap. Ano na maybe napangkulang mga ter. Para maka set up tayo, no? Pag test drive mga ter, para makita nyo naman yung sa brake system natin, yung pag-arangkada. So yun lang po mga ter. So let's go po mga ter. Alright po mga kater. So ayun po mga kater, no? Papunta tayo sa bahagi ng north mga kater, no? So natin ititest drive po mga kater. So una po mga kater, no? Magpa fuel muna tayo mga kater bago natin ititest, no? Kung para makuha natin yung fuel consumption mga kater, kasi para naman ma-compute natin mga ter, no? Para makuha natin yung average per kilometer po mga ter. Kayo sa aking, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel mga ter, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and click the bell button for more updates. Yun. So gusto ko sana doon tayo sa Shashil magpa
kasulihin na mga ter. Pero dito na lang yata sa Phoenix mga ter, no? Dito sa Sawang, Itsumi mga ter. So ang kasulihin na gamitin natin is premium or regular mga ter, no? 100 muna na ating pagkasulihin na mga ter. Oh, 100. Kalimot ko. Alright po mga kater, no? So 100 ang ating pagkasulina ngayon mga kater, no? 100 lang budget lang po tayo ngayon mga kater. So ang nakuha natin na litro sa gasolina mga ter is 1.7 liters mga ter. So bago tayo mag test drive, i-reset muna natin yung trip natin mga ter, no? Dito lang tayo sa trip 2. Dito reset natin yung dashboard mga ter, yung ano pala, yung panel natin sa trip 2 natin mga ter. So yun. Reset na natin yung trip 2 natin mga ter, no? So dito tayo mag-start mga kater. Kahit saan, basta mag-start na yung trip natin mga kater, no? Doon natin kukumputin mga kater kung para makuha natin yung average mga kater, no? Kung alin ba dito sa dalawa na unit na ni-review ko mga kater, no? So saan ba dito mas tipid gamitin, no? Pag city drive. So shout out nga pala ulit ni Happy Trip Shop po mga ter, no? Super, isa lang po nagpa shout out si Happy Trip Shop, pamitikay sa Aroro mga ter, no? The man behind of Happy Trip Shop, Rony Tapit. Tapit ba yata? Pasensya na po ter, kung nakalimutan yung parang tapit or basta anyway, shout out pala. So I'd say po lahat ng mga moto vloggers, all riders and mga photographer po doon, no? Mga maniniyot. So I'd say po shout out pala doon sa lahat ng mga moto vloggers ng Cebu mga kater, no? So ngayon the test drive start begin. Let's go mga kater. So so 0.9 kilometer na atong na ano mga kater, no? Check muna natin yung camera mga kater, nag-record ba? Ay ka pala. So let's do it po mga kater. Let's go. Down muna natin na yan. So let's go po mga ter. So nandito pa tayo dito sa Sabang Luok ba? Luok ba yata ito? Itong City Udanao mga ter. Basta nandito tayo sa particular dito sa City Udanao. So ititest na natin yung
Unang-una po, by the way po mga kater, no, gusto ko muna pasalamatan lahat ng mga na-subscribe sa channel ko mga kater, no. Sobrang thankful po ako mga kater na umabot tayo na almost 1k subscriber, no. Tsaga lang po tayo mga kater, di ba? Kasi alam mo na kanang kwan mga kater, kanang alam mo na parang yun na nga, umabot ako sa time mga kater na kanang alam mo na yung zero subscriber ka pa or mga 0 to 75 subscriber ka pa mga kater, no, na parang na feel ko na parang hindi ko talaga nakita yung fashion ko dito sa YouTube mga kater. Bigla na lang akong mga kater, no, parang na-discourage na ako sa sarili ko mga kater, kasi yun na nga 75 subscriber pang nakuha ko mga kater. Kaya nung bigla na lang po na-surprise ako mga kater na bumilis yung subscriber ko po mga kater, no, 2 weeks ago mga kater, no. Sa ngayon mga kater, mga nasa 920 subscriber po mga kater, no. So para sa akin mga as a beginners, big achievements na po sa akin yung mga kater. So right po mga kater. Kater, no, galing pa tayo sa Sabang Danao, tapos dito ano bang barangay dito sa barangay Suba, no. Ito po yung balwarte noon ni Pangulong Duterte dito sa Danao mga kater, no, nung bata pa siya mga kater. Hindi niya ito makalimutan mga kater. So hahanap muna tayo ng ano kater para maka taste tayo ng para ipakita ko sa inyo, no, yung sa kung paano mag-apply yung ABS po mga kater. Iba kasi pag ABS mga kater, no, pag nang pag mag suddenly break ka mga kater, maano ma-feel mo talaga yung ABS mga kater. Hindi yung maglalak yung brake mo mga kater. Ang gagawin ng ABS parang i-smooth niya yung pag-brake mo mga kater. Binabalance niya yung tension niya, parang sa tension ng suspension mo mga kater, no? At saka yung sa speed, parang gano'n na binabalance niya mga kater. Yan yung advantage ng ABS mga kater. Oops, stop. Hanap po na tayo mga kater, no, kung saan ba ang magandang spot na i-test natin yung ABS. Kasi yung sa performance, yung sa rangkada mga kater, sobrang swak po yung NMAX po talaga mga kater.
try kaya natin na lang dito mga kater, no? I-test natin yun, mas maganda dito mga kater, no? Ngayon pala ako nakakarating dito mga kater. Hindi ko alam kung anong lugar nito mga kater. So, check natin mga kater. So dito muna lang. So dito natin itis yung ano natin mga ter, no? So check natin yung ABS mga ter, no? Kung banda ba ang performance ng ABS mga ter, no? Ang lugar kaya ito motor, no? Particular sa danaw pa ito motor, pero hindi ko alam kung anong lugar pa ito sa ano motor. Punta ko kaya, punta na lang kaya natin doon sa kabila kung banda motor. Ano pala doon motor, no? So, check na natin mga ter, itong ABS natin mga ter, kung ito check natin mga ter, ha? Sa front po atin i-check mga ter. So, tingnan nyo po mga ter, sobrang ano po talaga itong yung ABS po mga ter, effective po talaga pag emergency, pag mag suddenly brake ka po mga ter, pag mayroong mga nag-fall stop or bigla nag-cruise sa mga daan, no? Mga tulad ng mga bata na mulabang sa kasada mga kater. At least mga check natin rin sa yung rear ABS brake mga kater. So biglang may kuhan, no? Ma-feel mo talaga yung ABS mga kater, nagpa-function po talaga. At saka sa rear at saka sa front brake ABS po mga ter, nagpa-function po talaga. So ngayon check na natin yung pag-arangkada po mga ter, no? Test kanina, no? Nag-test for the first time pa rin sa akin mga ter, no? Nag-test ko yung ABS sa front ko kasi yun nga, parang medyo matakot ako pag tinetest ko yung sa front, baka ma-slide ako, no? Hindi naman pala mga ter, sobrang solid, no? Yung ABS niya, ma-apply po talaga, ma-apply mo talaga mga kater. At saka ma-feel mo talaga yung ABS mga kater compared doon sa non-ABS. Pag non-ABS ka, depende na rin yun mga kater, no? Pag marunong ka ng Ducati sa pag-brake, no? Depende naman rin yun sa skills, no? Pag non-ABS ka, dapat kabisado mo kung paano gamitin ang brake. Hindi lang full brake palagi mga kater. So dito ititest ano natin, baka makuha natin itong top speed mga kater, no? So let's go. So medyo naranganin ako mga ter, parang bitin pa
bitin pa talaga mga kater. Parang hindi pa yung top speed kasi yun nga yung sa throttle ko motor, no, hindi naman sa ganun na kuha. Itis ko lang ngayon kung anong top speed ko, anong makuha ko na top speed dito, no. Pero yun nga, depende sa lugar mga kater. So sobrang sulit po talaga itong NMAX mga kater. So mamaya detest na naman natin yung PCX150 mga ter, no, yung sa ABS niya mga ter, no, sa front ABS niya mga ter. Alright po mga kater, ito na naman po yung PCX ating review po mga kater, no. So check natin po mga kater yung sa performance po mga kater, no, kung swak po ba sa para sa akin mga kater, no. Opinion ko lang po ito mga kater kung ano yung na review ko mga kater, no, dito sa dalawang motorcycle po mga kater. Ito naman po yung PCX Honda PCX 150 po mga kater is kanina po sa bayaw ko po ito mga kater, no. Nabili niya po ito above SRP na po mga kater. Kasi yung ano talaga yung SRP po talaga ditong PCX 150 mga kater, yung version 2020 is nakalaga lang ng 133,500, no? Tapos yung NMAX ko, SRP lang po is 134,500. So 1,000 lang yung difference ng mga kater, no? So yun nga, itong PCX po mga kater, itong PCX po, isa lang yung ABS niya, yung sa front lang po ang naka-ABS. Compare doon sa NMAX 2020s, dalawa na rear and front po naka-ABS na rin po yun mga kater. So yun po, panalo po si NMAX, no, sa part po ng ABS po mga kater. Tsaka itong, oh, dragging naman pala mga kater. So yun, na ano na pala mga kater, no? Yun nga, sabi ko yung sa NMAX ko mga kater, nag-start yung minimal dragging niya po mga kater, mga around 2,000 kilometers po mga kater. So itong Odo po ni PCX po mga kater is ano na po ito. Check kaya natin itong ilang Odo na po. 2,450 na po. So pareho lang naman pala sila sa NMAX mga kater. Kasi yung NMAX ko mga kater, nag-start yung dragging niya, ha, nung nag 2,000 Odo na po mga kater. So mamaya check natin, kasi hindi ko na super, na ano lang ko kanina, na surprise kasi hindi naman talaga totally full stop kanina mga kater. Pero nung nag-accelerate ako, medyo nagda-drag po siya mga kater. So check natin dito mga kater, mag full stop tayo dito, tas accelerate lang tayo ng mga mag-stop. So nag ano pala sila. So start muna tayo. So nagda-drag yung kanina. Oh, may drag na pala mga kater, oh. Oh, may drag na pala. May dragging na po yung PCX mga kater. Sa check natin anong Odo ba yun na nagda-drag. Anong kuan ba yun? Anong KPH ba yun mga KPH mo yun?
Anong speed ba yun mga ter? Check natin. So check natin mga ter ko na anong saan ba siya magdadag. Ah, pareho lang sila. Pareho lang pala sila sa Inmax mga ter. Nung nag 2002 pa yung Inmax mga ter, lahat ng mga nag-issue ng dragging sa Inmax, katulad rin pala sa PCX mga ter, oh, nag-start yung dragging niya mga 12 km per hour po, no? So doon nagsistart, tas bigla lang mawala. So yan po yung sa Inmax, minimal dragging po sa Inmax, pati na rin dito mga ter. Kaya itong mga dragging mga ter, parang common issue na rin po ito sa mga scooters, na mga bagong scooters ngayon mga ter, no? Kasi kahit nga daw sa Honda Beat, oy, kahit nga sa Honda Beat mga kater, meron naman nagdadrag daw. Kahit sa Mio ay may nagdadrag pa rin. Kaya nagtanong ko na yan sa mekaniko ko na kung bakit ba nagdadrag yung automatic compared doon sa manual. Sabi nga niya na kasi daw mostly, hindi naman lahat pero mostly, no, pero sa unang-una pa mga version na automatic hindi nagdadrag nung time na yon, no, katulad ng mga Mio Sporty, hindi nagdadrag yung Mio Sporty. Compared ngayon po mga ter, nagdadrag na yun mga motorcycle, yung mga motor mga ter. Kasi nga daw sa automatic mga ter, naka dry clutch po, no, yung clutch lining po na dito sa likod mga ter, nagda-dry clutch po, kaya nakaroon ng dragging kasi mapasukan ng mga buhangin, no? So kaya kaya magkaroon ng CVT cleaning mga ter para maiwasan yung dragging, no? Kaya yung sa manual po, yung explanation po, sabi nga nila na kasi yung manual with clutch po, kasi yung clutch po nandito naka with clutch po, kaya hindi magka-cause ng dragging. Kaya yun nga, di ba, pag magkaroon ng CVT cleaning mawala na yung dragging. Kaya baka yun yung kwan, kung bakit yung rason na kung bakit nagda-drag yung automatic compared doon sa manual. Kaya mostly ngayon mga automatic nagda-drag po talaga, pero parang ano na yan, ganang common issue, parang wala na yan mga kater. Kaya ayun po mga kater, ganang na check natin, no, nagda-drag po talaga siya mga kater na mga around 12 km per hour po yung dagan niya mga kater, nagkaroon na siya ng dragging katulad din sa Inmax. Minimal lang po yung dragging niya mga kater, no, pero hindi pa natin alam sa sunod or pag mataas na yung odo niya mga ter. Yung sa suspension po niya, sa front suspension po niya mga ter, medyo ano, tagugtog po mga ter, no, compared doon sa Inmax, smooth po yung sa Inmax. Kaso nga lang, yung sa telescopic niya, medyo lagutok po. May ano po, may lagutok na parang metal, no? Parang binabangga yung metal, yung sounds. So, try it. Check natin. Oh, got it. So, yun po. Nag-apply po yung ABS ng front po, mga ter. So, mag-apply lang para pag katulad ng mga suddenly stop mga ter, no? So sulit po mga ter itong PCX mga ter. Yung sa regarding sa panel natin mga ter, yung sa Inmax napaka comfortable mo mag-choose ng mino, no? Katulad nito, bibitawan mo pa yung manubila mo, magpindot ka na, magsilik ka kung anong isilik mo. Katulad, di katulad ng Inmax, dito lang nandito lang yung mino button ng Inmax sa panel na yun. So
Inmax pa rin po mga ter. Yung sa color, maganda ang color nitong kuan P6. Maganda, sulit itong color mga ter. Napili sa bayo ko mga ter. Tsaka magaan po siya mga ter ha, compare doon sa Inmax mga ter. Pero mas mataas at mas mataas pa yung Inmax po mga ter. Pero pagdating sa weight siguro mga ter, mas ano ito, mas solid po ito mga ter, no? Pag kuan imonigyalsa. So yun nga mga ter, no? Ano pa nga? So compare doon sa compartment nitong P6 at saka Inmax, no? Yung compartment nitong P6 with cover nandito sa left side, no? Sa Inmax dito naka one placement. Okay naman. Tas was okay dito sa P6 kasi pag nag-charge ka, no? Mapasok mo lang yung cellphone mo katulad ng pag ban, umulan, safety yung cellphone mo pag nag-charge ka, no? Hindi katulad doon sa Inmax, even though nga Inmax user ko, pero yun na nga, meron kasi mga disadvantage at saka advantage sa ating mga motorcycle mga ter, no? Wala tayong pinapaboran mga ter, to be fair po sa lahat ng mga users, no? Mga, wala tayong pinapaboran. So regarding po sa yung compare doon sa lagutok, issue po yun sa Inmax mga ter. Pag murag sa Bisaya, kung makalitan nimo ng untol yung motor mo, tingog siya nga murag na yung metal nga magpapong, no? Mga tawag nga lagutok. Compare dito mga ter, hindi, wala siyang lagutok, wala kang marinig or kahit ano. Pero kaya nga lang is medyo maano siya, kanang hindi siya smooth, no? Yung suspension niya. Oh, nag-drag siya, oh. Mga 15. So, meron pa talaga at least na experience ko itong P6 mga ter na may dragging pala mga ter. Actually mga ter, kanina wala, hindi ko na-test kanina sa Inmax ko mga ter yung dragging. Kasi wala nang dragging kasi bago pa lang ako nagpa-CVT cleaning mga ter, no? Ni Boss Russell. Siya rin yung nag-CVT cleaning ko sa ano ko mga ter, yung sa mga yung sa Honda Click ko noon pa mga ter. Siya yung nag-maintenance sa CVT cleaning. Ayos po yan si Boss Russell po mga ter. Very recommended mechanic po talaga siya mga ter. Kaya doon talaga ako magpa-service niya mga ter. So kung sino po yan magpa-CVT cleaning, magpakabit ng mga auxiliary lights, kahit ano pa, magpasit soil, rewiring, kaya po yan ni Boss Russell. Very recommended po yan si Boss Russell. Kahit i-search mo pa yan sa Facebook, lahat, maraming nagre-recommend po kay Boss Russell po mga ter. So shout out nga pala doon sa magaling ko na mechanic na si Boss Russell. So shout out Boss. So yun nga pala mga ter, no? Ano pa ma-review natin dito mga ter, no? So pagdating sa likuan, hindi pa natin na-check, no? Kasi wala pa tayong na-check. Nakalimutan ko pala magpaano mga kater, gasolina. Para ma-check natin yung fuel consumption niya mga kater, no? Medyo malayo na ating na rating mga kater, no? Hindi ko na nakalimutan ko mga kater. Yung regarding sa fuel consumption na lang po mga ter, sa sunod na araw na lang po siguro mga ter, no? Hindi naman tayo, hindi naman, marami naman tayong araw, no? Na pwede natin i-vlog itong P6
saka yung Inmax na kukunan natin ng fuel consumption, mga ter. Sa ngayon, hindi ko pa, kasi nalimutan ko pala yung ano, pag-reset ng trip niya, mga ter, no? So, kung sa sunod na lang po siguro, mga ter, yung regarding sa fuel consumption. Sa ngayon, ititest lang muna natin yung kaano siya umarangkada po, mga ter, no? Parang feeling ko, mga ter, kanina na feel ko parang lakas ito umarangkada, mga ter, pag starting magaan pa siya, tas ano. So kaya nga lang may napansin ako itong dito sa handle na ito sa gas po, medyo taas yung clearance niya po, medyo maano kumpay doon sa Inmax, parang sakto lang ito, mataas, oh, malisol, maano pa, maimo pa malisoliso. So pagdating naman po, no, sa itong very comfortable itong seat ko niya, yung upuan niya, mga ter, very comfortable. Ayos naman pala itong PCX, mga ter, no. Pero hindi ko talaga ito type, mga ter, itong kasi iba-iba kasi tayo mga perspective or mga tanawin, mga ter, no. Si Inmax yung naano nagustuhan ko, mga ter. Itong bayo ko, ito nga, ito yung gusto niya, mga ter. Ibang-iba, sabi na, may ibang-iba naman tayong decision or kagustuhan, mga ter, no. O pagtanaw sa ibang bagay, no. Oh, tuwan. Oh, nagda-drag siya po, mga ter. Nas mga 2.5 yung odo niya po, mga ter, nagda-drag na po siya, mga ter, no. So, punta lang tayo doon sa Parola Liloan yata, mga ter. Doon lang tayo mag ano. Dinan pa natin pahabain pa yung pagbibiyahe natin, mga ter, no. Oh, nagda-drag siya mga 12 or 13. So, pinaka-minimum niya nagda-drag 12 km per hour po, no? Nagda-drag po siya. Yun na nga, sabi ko nga mga common issue po yan sa mga automatic po, mga kater. So, pa-lift turn po tayo, mga kater, mga kater, no? Ito yung pag-kwan shortcut to Consaga Bridge, mga ter. At itong right side ko po, mga ter, ito yung main highway po talaga. Mas traffic doon compared dito sa shortcut, mga ter. So, ano pa ba, mga kater? Pa i-review natin. So, para sa akin po, mga kater, no, all in all, kahit mga motorcycle natin may mga disadvantage or advantage or mga issue, pero all in all, Inmax pa rin, mga kater. Ang gusto ko lang dito sa PCX is yung color niya, no. Gusto ko talaga white talaga, mga ter. Katulad nito, parang metallic white yata ito. Yes, maganda yung color niya po, mga ter, no. Tas magaan. Tas ano pa ba? Yan lang siguro, mga ter, no. And regarding doon naman po dito sa yung sa U-box niya po, hindi masyado malaki, no, hindi mapasok yung helmet na full face po, parang sa half face lang po yata sa itong PCX mapasok yung helmet sa U-box, mga kater. So pasensya na pala, mga kater, no, na ano pala, nalimutan ko ma-set yung trip
sana para kukumputin ko mamaya yung fuel consumption, no? Nag-research ako kanina kung paano kumputin yung fuel consumption mga kater, kaso nga lang yun na nga, nakalimutan ko, tapos malayo na nababiyahe ko, parang bitin na po yung pag-sisate ko. So susunod na lang po na vlog mga kater, ayusin ko po yun. So yun na lang kanina yung regarding sa features, yung sa disadvantage at saka advantage ng motor na ito, saka yung performance po mga ter, saka yung issue, no? At least naman kung bago kayo bili ng motorcycle, at least naman may makuha kayo ng idea, no? Saan ba dito. Pero sa akin, kahit may issue sa dragging, parang ano na ako yata yan, sa issue ng dragging, parang common issue na po yan mga ter. Pero pagdating sa pormahan po mga ter, no? Solid chain max sa performance at saka sa ano ba yun, ano pa ba, basta all in all Inmax pa rin mga kater. Yun lang yung issue, common issue sa Inmax ko mga kater, is yung dragging at saka yung sa lagutok na suspension. Yun po yung isa sa mga common issue ng Inmax 2020. So dito na lang siro. So this way po mga kater, no, papunta ito sa Parula, Liloan po mga kater, no. Doon lang natin tatapusin ang ating vlog today po mga kater, no. So bago muna matapos ang ating vlog today mga kater, gusto ko pasalamatan muna yung mga na-subscribe po sa channel ko mga kater, no. Lahat ng mga viewers, sana hindi kayo magsasawa panoorin yung video ko mga kater, no. Pasensya po talaga sa mga yung mga words ko mga kater, na medyo hindi po talaga ako sanay na mag-usap ni Helmet. Parang dito ko na yata binuhos yung magsalita dito sa Helmet, kasi yun nga, noon pa man gusto ko talaga mag-vlog, anong hindi ganitong vlog, no, yung magsalita ka in public, parang mahiya talaga ako noon nung time na yun mga tao. Marami naman ako mga video na gawa nung una mga kater, kaso nga lang walang mga story, no? More on montage lang. So ngayon at least nakapag-story na ako mga kater, pero sa Helmet ko lang mga kater. At least naman walang makarinig. Para naman pag may mga hindi tayo ma-deliver ng maayos, at least naman makapag-retake tayo mga kater. So yun na nga mga kater, no. So shoutout nga pala doon kay Happy Trip Shot, no. Nagpa-shoutout po siya mga kater. Siya lang po isa nagpa-shoutout kanina mga kater, no. Baka dito kaya tayo dito sa ano mga kater. Dito mga kater, nakapunta ko dito, maganda yung view, maganda naman yung view dito mga kater, no? So ayos po dito, matest natin yung mga curve, kasi yung, so check natin mga kater yung dragging pagpangat ka mga road mga kater. So check natin yung dragging. So from zero po mga kater, no, check natin kung grabe ba yung dragging pag pangat. So nagdadrag po talaga siya mga kater. So ayos naman pala yung view dito mga kater, no.
Sulit po yung view dito ng hotel. So kung dito lang yata si hotel, balik tayo mga ter. Punta tayo doon sa Parola Liluan mga ter. Yung kanina pagliko natin pa straight doon, yun yung way to Parola mga ter. So pag yung sa mga curb, okay naman yung physics. Pero pagdating dito sa foot space mo, ano magtawag dito, mas malaki pa yung Inmax Matter. Comfortable ka doon. Dito, malabos mo yung tail mo motor. So, para i-turn tayo sa Parola. So, we are here in Liloan, Cebu, Parola, mga kater. Ito yung minsan na dinadayo sa ibang tao, mga kater. Overlooking kasi sa dagat dito sa Parola, mga kater. Right. Oh, ang ganda ng view dito sa Parola mga kater. Tingnan niyo naman po mga kater. Oh. Marami mga nag-date mga kater. Makapasa na all naman po. Makapasa na all naman tayo mga kater. Oh. Makapasa na all. Sana all. So anyway mga kater, dito lang yata magtatapos ang ating vlog today mga kater, no? Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo makalimutan mag subscribe and click the bell button to notify for more updates. And peace, rise up everyone.